ako ang kuya inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Corix. Kuya E, marami na po akong channel o content na napakinggan tulad ng sa inyo. Pero masasabi ko po, super enjoy po ako sa inyo. Siyang tunay, sabi ng listeners mo, nakaka-addict nga. Pwede na ganung maituring ang boses mo. Habang sila Kuya E, gusto kang makita. Same din ako pero hindi naman po ako sa nakikialam. Parang yung mysterious na boses mo kasi ang nagdadala. So I understand na kung ayaw mong magpakita. Kuya E, alam ko po hindi na rin naman bago ang aking ibabahagi pero gusto ko pa rin ibahagi ito sa inyo na pinamagatan kong ang lalaki sa sauna bathroom. Pero bahala na po kayo kung may idea kayo o kayo mismo ang magbigay ng bagong titulo. Basta po mabasa mo lang ito sa channel mo ay okay na ako. Kuya E, ako po ay medyo chubby. Kaya nang minsan na na-invite ako ng aking friend sa work na mag-gym, though hindi ko naman talaga trip na magpaborta ay naengganyo ako. Kasi parang magiging bonding namin yun na magkakaibigan. Pero yun lang, hindi pala ganun ang mangyayari dahil magiging busy kami sa kanya-kanyang trabaho. Kuya E, isa po akong paminta. Ibig sabihin ay hombre, hombrehan pero gay ang aking pagkatao. Pero sabi nila, kung hindi daw ako magiging masyadong open ay hindi naman ako halata. Ibig kong sabihin, yung huwag nang magsalisalita pa. Ilang beses lang kami nagkasabay-sabay ng aking ka-workmate sa gym pero mostly ang naging bonding namin ay coffee or tea. Dahil sayang ang membership, dahil sa mahaba-habang biyahe at iba-ibang schedule sa work, maaga naman. Pwedeng pumasok sa gym o kahit paminsan tanghaliin naman ako ng pasok. Nakaugalian ko na mag-gym kahit sandali. Pero aaminin ko, ang view sa shower room, sa sauna at yun ang ina-enjoy ko. Dahil hindi naman ako sanay sa ganun at na-culture shock ako. Kalauna nasanay na ako sa pag-sightseeing. Maraming kaganapan sa mga bahagi ng gym, Kuya E. Merong pagpasok mo sa sauna bath ay may mga nakatapis lang na naghahawakan habang lumilinaw ang mata mo dahil mausok. Isang araw, Kuya E, pumasok ako sa sauna room kung saan may isang lalaki doon. Nagkatinginan at nagkasunuran. 6 AM lamang yun at bibihira ang pagdami ng tao sa isang kilalang fitness gym. Doon ko unang naranasan ang ligaya. Itago natin sa pangalang Maru ang lalaking nakasabay ko sa sauna. Ibig sabihin, astig si Maru. May abs pero sa tingin ay talagang maiisip mong may bahid. Sa shower room, nagmumug siya ng mouthwash. Ganon din ako, sumunod ako sa kanya hanggang sa mabilis ang pangyayari. Maalab na halik at siya ang naunang lumuhod. Akala ko mas sabik ako pero siya pala. Naunang sumabog ang bulkan ko, nilunok niya habang ako naman ang lumuhod. Hindi naman kalakihan ng kanyang paps pero ang mushroom ay panalo. Ligayang ligaya si Maru at napalingon ako sa taas. Doon ko lang mas napagmasdan. Sobrang tangos ng ilong ni Maru at morenong moreno. Yung abs niya ay haplos-haplos ko. Hindi ko na malayan, nag-straight na ang paa ni Maru. Marami ang nasa bibig ko. Makatas si Maru. Matapos yon ay nagmadali na kami pero humirit pa ng halik sa labi si Maru. Lumabas sa shower room, walang usap-usap, walang tanungan ng number or kung ano-ano.
Parang ang pangyayari ay talagang pang isang araw lang, Kuya E. Pero masasabi ko na best experience yon sa isang lalaking maganda ang katawan. Dahil sa unang naganap sa akin doon, talagang naging hobby ko na kahit bago o after pumasok. Madalas kaming magpang-abot ni Maru tuwing umaga. Kaya kapag ganon, sigurado, bukod sa kape ay naggagatasan kaming dalawa. Nung una ay nakakakaba ang ganon kasi minsan hindi lang naman kaming dalawa ang nandun pero nasanay na rin. Masasabi ko na si Maru lang ang katangi-tangi na naranasan ko doon sa gym bath house na yon. After ng ilang buwan nang puro ganun ang ganap, one time na nagkwentuhan kami while having coffee, nag-ask siya kung okay daw na kunin ang number ko. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong kunin ang number niya, pero sa nangyayari kasi sa amin na mabilisan parang wala lang naman ang akala ko. Dahil sa magka-text na kami, minsan tinatanong niya ako kung pupunta ako ng gym. Hanggang sa hindi na lang sa gym kami nagkikita. In-invite niya ako sa pad niya, Kuya E, at hindi raw siya normally kasi nagpapapunta ng tao doon. Sabi ko, special ba ako? Sabi niya, uy, assuming, pero pwede na rin. Sinabi sa akin ni Maru na hindi siya nakikipagrelasyon but papayag daw ba ako kung gusto niyang subukan. Alam daw niya, gusto niya ako but yung expression kung pagmamahal ay hindi pa niya alam. Sinabi ko, hindi naman sa kanya na maganda ang ganong idea pero may isa akong tanong kung exclusive ba kaming dalawa. Sabi niya of course daw, mula daw nang may maganap sa amin sa gym, wala na rin naman siyang ibang nakadu or nakamit. Natuwa naman ako kasi nasa kanya din ang idea ng pagiging loyal. Nag-chill lang kami ng samahan, Kuya E. Hanggang sa unti-unti naging maalab ang pagmamahalan, unti-unti kong nakilala si Maru na isang lalaki na maprinsipyo sa buhay. Naging mas interested ako sa kanya at masasabi ko, minahal ko na siya. Ganon din siya sa akin. Nag-enjoy kami. Unti-unti rin, inopen sa bawat pamilya ang relasyong nabuo naming dalawa. Wala kaming pakailam sa iba kung tingnan kami ng kakaiba kasi mahal namin ang isa't isa. Kuya E, hindi namin namalayan ang mga oras, araw, buwan, taon. At masasabi ko na sa init nagsimula ay sa init din ng pagmamahalan namin ay tuloy-tuloy hanggang sa umabot kami, till now ay 8 years na. Minsan Kuya E, sa mga hindi inaasahan na pagkakataon ay may makakatagpo din talaga tayo na tao na nagsimula man ang dahil lang sa pagiging mael, magkakasundo kayo, tatanggapin ang isa't isa hanggang hindi nyo namalayan, dinala na pala kayo sa pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po, Corix. Uy, ang ganda nung ano, ang ganda nito yung sinabi mo na magkakasundo kayo at tatanggapin ng isa't isa hanggang di nyo namalayan, dinala na pala kayo sa pagmamahalan. Ito na yun, ito na yung masasabi natin na comment ko din na yung pagwawakas, ang ganda ng ano, hindi mo na kailangan kung ano-ano pang sabihin mo, no? Na kumbaga sinabi mo na lahat. So nakakatuwa, nakakatuwa yung inyong naging relasyon, nagsimula lang dun sa isang simpleng pagkikita na yon. Ganun talaga, marami mga gantong kwento, no? Na magkikita ng ganun pero in the end ay magkakatuluyan. So bibihira din pero yun, nakakatuwa na nangyari. Muli, maraming salamat sa iyo, ha, Corix. At muli po, sobrang maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.